Pagputok ng umaga, salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga may init na isyu ng sambayanan, mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsyada, ratsyada, ratsyada sa umaga. Narito ang raratsyada ng inyong umaga. Drew Nasino. Ayan po ang inyo pong napapanood, napapakinggan ng ilang bahagi po ng kaganapan sa munisipyo ng Pandag, Maguindanao del Sur na naganap po yan kahapon. At yan po, nakikita ho at napapakinggan ho natin ang pagpasok nga po ni Governor Maguindanao, Governor Sangki Mangudadatu. Ang video po na yan ay ipinadala courtesy of dating Maguindanao Governor Toto Mangudadatu. Magandang morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Gising na ho ba kayo mga katodos? Nagbabalik po inyong lingkod, Drew Nasino, ngayong araw po na ito ng Thank God It's Friday! Nagkaroon na naman ho ng atensyon dyan po sa may Maguindanao del Sur ho yan, ha? Ang atin hong binabanggit sapagkat yung kaguluhan po dyan po sa munisipyo ng bayan ho ng Pandag sa pagitan ho yan ng magpapamilya. Mangudadatu laban ho sa Mangudadatu si Governor Mariam Mangudadatu at si Mayor o Vice Mayor po ng Pandag dyan po sa Maguindanao del Sur na si Zian Mangudadatu. Ito pong si Zian ay hipag po ni dating Governor Toto Mangudadatu habang yung gobernador, kasalukuyan pong gobernador, ay pinsan naman po nila. So Mangudadatu laban ho sa Mangudadatu. Sa oras po na 4 na minuto, makalipas na ang alas 5 na ng morning. Pinaho natin ang mga bumabalandra, mga rumaratsyad at mga isyu, mga paksa ngayong araw ng Friday. Tapos po ang balitang todong lakas ni Nahayo Ludovico at Gielo Mendez. Atin naman po silipin ngayong November 25, 2022. Singil sa kuryente. Good news sa mga susunod na buwan, posibleng bumaba buwat ng mayayaman at mahirap sa Pilipinas, nananatiling mataas ayon sa World Bank. Pagbebenta ng ilang imported na isda, ipagbabawal na ng BFAR. Panibagong COVID-19 wave sa NCR at pagpasok ng bagong Omicron sub-variant, nagbabadya. Tensyon nga sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya Mangudadatu, sumiklab sa Maguindanao del Sur. At kalansay na diskubre sa compound ng DOJ sa Maynila. Grabe, no? Oh, yan, no? Pero ang bumubungad ho sa atin mga katodos ay yung good news ho. Singil ho sa kuryente. Talagang sana magtuloy-tuloy na. Patino muna natin na magandang umaga ho yung ating mga suking taga-subaybay na kabubukas pa lamang po ng kanila po mga talapitan. Nakikinig ho sa pamamagitan ng DWIZ Mega Manila, DWIZ Palawan at DWIZ Dagupan at mga kapatid na impilan. Home radio at RPN radio stations, nationwide IGTV, Digital Free TV Channel 23 at sa YouTube, mga social media sites ho natin. Yung YouTube po natin, click po din nyo, like, share and subscribe
para po kayo makatanggap na mga notifications mula po sa impilang may todong lakas. DWIZ 882, i-click po ninyo yan ha. At sa Facebook live streaming para po sa mga kababayan po natin na nasa Ibayong Dagat. Good morning, good evening, at good afternoon po sa inyo. I-type nyo lamang po DWIZ 882 at sa ating pong official website, DWIZ882AM.com. Ratsada! Magpatuloy doon sa detalye ko na mga isyu magpaksa ko ngayong araw. Silipin muna natin ang mga rarajan na yung balita mula sa labas ng impila. Metro Patrol Report. Dino natin mula dyan sa Kamanawa, sa Kangkalu. Magandang morning, Beth Samson. Good morning, Drew. Ito, Drew, ha? Part 2 ngayong araw ng paglulunsad ng kadiwa sa Pasko o kadiwa ng Pasko. Yes, Drew. Sa magkatuwang na pakikipagsapalaran ng lokal na pamahalaan at ng Department of Agriculture sa Caloocan City Hall South naman. Matapos ang matagumpay na bentahan noong isang linggo sa Caloocan City North. Ang kadiwa ng Pasko ay pop-up market ng mababang presyo ng mga kalakal, mga iba't ibang produkto na nakalinya sa inisyatibo nga ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtatag ng nasabing rolling store sa bawat barangay sa bansa upang matulungan ang mga mangangalakal na makapagpaguyod at maibenta ang kanilang mga produkto sa mababang halaga. Layo ni Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan na mabigyan ng plataforma ang Pilipinong mangangalakal lalo ngayong holiday season at ibaling ang atensyon ng mga kababayan sa mga produktong sariling atin at murang pagkain at pangregalo ang hatid ng kadiwa sa Pasko. Saan yan? Saan yan? Sa South? Sa Caloocan City South. City Hall? Tapos mismo ng City Hall ng Caloocan, Sir Drew. Kaya hindi sila mahirap pa maghanap. So hanggang anong oras yan? Ito magsisimula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Limited time lang pala. Hindi ba umaabot ng gabi yan, Beth? Depende, Sir Drew, kung sakaling meron pang dapat ibenta kasi magkakaroon ng sing-along right after the bentahan ng sa ganap na alas 5 o alas 6. Yung mga kawani ng City Hall ay nagkaroon ng contest sa sing-along sa Kapaskuhan, eh mamaya semi-finalist mamaya eh, kaya kailangan natapos nila yon. Kaya ang kahapon na magpasyal ako, hindi pa sila nagsiseta para makuha lang sana ng mga pictures o video. Medyo hapon na o magagabi na lang sila ay magsiseta kasama ng Drew. So nakadakda ngayong araw ng Biyernes, November 25, ang isa na namang kadiwa sa Pasko na magsisimula mamayang alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa tapat mismo ng City Hall South sa Caloocan City at tampok din ng sing-along contest sa mga kawani ng City Hall. Kaya inaanyayahan ng publiko na maghanda na at magtungo na mamaya upang makabili ng mga murang bilihin na handog ng kadiwa sa Pasko sa Caloocan City. Mura na, nakatulong ka pa. Metro Patrol Beth Samson nagsulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Salamat Beth Samson mula sa Kangkalu. Tumawid naman tayo. Ito, malapit-lapit lang ha. Ilang hakbang lang. Nandyan naman ho sa Malabon, si Danny Cruz. Magandang morning, Danny. Yes, good morning, Drew. Galit at masasakit na salita ang naging kapalit ng pagtulong ng mga fire volunteers sa pagbibigay ng tubig sa dalawang barangay sa lungsod ng Malabon. Kaugnay ito ng aksidenteng tamaan ng backhoe na kontraktor ng kalsada ang main pipe ng Maynilad na nagsusupply ng tubig sa barangay Hulong Duhat at barangay Tampalit. Abot naman ang pakiusap ng mga lokal na opisyal ng barangay sa mga residente na maging kalmado at ipinaalam sa mga ito na ang tubig na ibinibigay ng fire volunteers ay libre para makatulong lamang. Samantalang labis naman ang pasasalamat ni Barangay Chairman Wen De La Cruz sa mga fire volunteers na galing pa sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para magbigay ng tubig. Barangay Hulong Duwat at Barangay Tampalit, labis ang naapektuhan ng pagkawala ho ng tulong niya. At ako po nagpapasalamat sa ating mga fire volunteers, sa mga brigada. Meron pa po dyan, nagpunta ng galing pa po ng Cubao, ng Maynila, sa iba ibang lugar po eh, para magbigay lang po ng servisyo po sa ating mga kaparangay, no? Kaya ako po ipapasalamat po sa kanila. Ayun po. Ano po masasabi niyo sa mga incidenting minumura ang mga volunteer? Po, totoo po yun. Kasi nga po, sa yung iba, sa dahilan ng mainit na ulo,
dahil ilang araw na ako lang tubig yan, parang ang akala ko nila pagka yung nadaanan po sila ng bumbero, hindi nila alam, wala na laman yung tubig, wala na laman po yung tanke. Akala ko nila, binabypass lang po sila. Sabi ng mga drone, ng mga par volunteers, konting lamig lamang. Sa panawagan ng mga par volunteers sa ating mga kababayan, habaan daw anila ang pangunawa sa mga pagkakataong dumarating ang problema dahil sila'y nariyan lamang para tumulong. Ayon kay Peter Cosi, presidente ng Malabon Fire Volunteers, ang pasasalamat daw ng mga residente na kanilang natulungan ay nagpapasaya na sa kanila. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC. Salamat si Danny Cruz mula ho diyan sa lungsod ng Malabon. Magtungo naman ho tayo sa Bulacan. Magandang morning kay Kakang Luya Angeles. Kaka. Yes, good morning, Kaka. Nasimula ng itayo ng Department of Public Works and Highway o DPWH ang mga pundasyon ng poste na magiging giginto flyover sa bukana ng Arterial Bypass Road na malapit sa Balagtas exit ng North Luzon Expressway. Ang ginugugol dito ay bahagi ng 5.26 billion na phase 3 ng expansion project nitong bypass road. Kasama nito na napondohan ng Official Development Assistance o ODA at mula naman sa Japan International Cooperative Agency o JICA. Kasabay nitong ginagawa ang bagong dalawang linya na magiging southbound lane ng bypass road mula sa San Rafael, Bulacan hanggang Balagtas exit, second hanggat River Viaduct na nag-ugnay sa San Rafael at Bustos. Construction ng San Rafael flyover, karagdagang 7 tulay at 10 underpass dito sa bypass road. Kaya patuloy ang panawagan ng DPWH na konting pasensya ang mga motorista dahil sa pagkanayari naman, ang naturang flyover ay ligtas na itong daanan at maiwasan ang mga studente dahil sa mga mabibilis na sasakyan na nagko-cross line dito sa naturang lansangan. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol, Luis Estigulat, St. Pilang Metro, doon naka, DWIP. Salamat sa ating mga Metro Patrol reporters. Oras po na 13 minutes after 5 in the morning. Magtungo naman tayo sa ating IZ Patrol Report. DWIZ Patrol Report. Relasyon ng Pilipinas at EU sa Brussels, Belgium Summit. Tatalakayin ng DFA. Ang report mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Magsasagawa ng briefing ang Department of Foreign Affairs para sa mga mamahayag sa Pilipinas may kaugnayan sa ASEAN Summit o ASEAN European Union Summit na gaganapin sa December 14 sa Brussels, Belgium. Sangayon sa DFA, ang briefing o advance briefing ay upang maipaliwanag ang halaga ng relasyon ng European Union at ng Pilipinas, gayon din ang economic effect sa mga trade relationship ng Brussels sa Belgium, gayon din ng European Union at ng Pilipinas. Malagaan niya ang magiging papel ng nasabing pagpupulong na dadaluhan ng iba't ibang mga business members ng European Union at ng mga business leaders sa ating bansa upang pag-ibayuhin ang relasyon ng European Union at ang aspeto ng ekonomiya ng magkabilang bansa. Raul Esperas, Patrol 45, Nagula St. Pilang Metro, Dulacas, DWIC. Salamat si Patrol 45, Raul Esperas, sa iyong pag-uulat. Bago tayo magpatuloy sa iba pa ho mga issue, ngayon pong araw ng Friday, ngayon pong, eksakto, 30 days
bago sumapit ang Pasko, eh, 10 buwan na lamang po bago ho mag-Pasko. At babatiin din ho muna natin, tama bang, ngayong araw din ito, ha? Birthday pala ngayon ng dati po nating kasama din dito sa DWIC, isa rin po sa mga dating anchor, si Brother Sherwin Eslava. Happy, happy birthday sa iyo, Brother Sherwin, at pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. At yan, yung mga eto, mga suki natin, mga kabubukas pa lamang ho. Good morning ho sa inyo, mga katodos. Yan, sina Ernest Socias, yan, si Janet Norcia, good morning, Bong Rivera, from Isesaki, Japan. At sa mga nag-aabang ho kung ano-ano nga ho ba, may good news naman din syempre, mga katodos. Oh, si Kuyang Vic De Leon Diesel. Ay, Vic De Leon 5. Nakikinig pala si Boss Vic. Gwapo eh, macho pa. Kaya Vic De Leon 5. Ang ating po kay station manager, good morning po sa inyo, Boss Vic, ingat ho sa pagmamaneho. Pero, preno muna tayo. Bakit? Wait, there's more. Ito ang good news. Pansamantala pong ipatitigil ng Energy Regulatory Commission o ERC ang koleksyon, opo, ng feed-in tariff o yung tinatawag ho na FIT sa electricity bill upang makaagapay ho sa mga consumer sa gitna ho ng nagbabadyang pagtaas ng singil sa kuryente. Ang FIT na hindi pa ho aabot sa 4 centavos per kilowatt hour ay bahagi ng electricity bill na napupunta sa mga plantang gumagamit ng renewable energy sources. Kaya't kung ititigil pansamantala ang koleksyon nito, maaari pong magmura ang singil. Inihayag ng ERC o ni ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta na pagsapit ng Pebrero ay kailangan o kanilang pag-aaralan kung maaaring palawigin ang suspension ho ng koleksyon ng FIT. Una nang sinabi ng ahensya na balak nitong alisin ang ilang charge sa electricity bill dahil sa posibleng pagmahal ng kuryente sa susunod na taon. Maliban po dito, naghahanap pa ang ERC ng ibang paraan upang mabawasan ho ang singil, gaya ho ng pagrepaso ng ipinapasang fuel costs sa customers at pagbaba ng transmission rate ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Samantala, napabilang naman ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalaking income inequality, wealth gap o yung agwat ho ng kinikita ng mga mahihirap kumpara sa mayayaman. Batay sa report ng World Bank, nasa 15 pwesto ang Pilipinas mula sa 63 bansa pagdating sa wealth gap. Lumabas sa report na ang top 1% ng mga Pilipinong kumikita ay nakukuha lamang o nakakakuha lamang ng 17% ng total national income, habang yung 14% po ng nasabing sweldo pinaghahatian pa uwi ng bottom 50%. Ipinaliwanag ng World Bank na ang inequality ay nangangulugang hindi pagkakapantay-pantay ng oportunidad, kakayahan sa pagkuha ng dekalidad na edukasyon at social norms na nagpapahirap ho sa kababaihan, ha? At sa ilang mamamayan. Kahit paan nila bumaba ang poverty rate sa bansa, nasasayang umano ang potensyal ng mga mamamayan dahil sa inequality. Sa kabila nito, tiniyak ng National Economic Development Authority o NEDA na mayroong nakalatag na hakbang ang pamahalaan matapos ang ulat ng World Bank. Inihayag ng Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na handa ang gobyerno na tugunan ang wealth gap. Sa katunayan, bumuo na sila ng 8-point socio-economic agenda na tututok sa mga problema gaya ng kahirapan. Usapang malapit-lapit ho sa Sikmura. Malapit talaga sa Sikmura, mga katodos. Alam nyo ho ba, yung mga imported ho na isda, hindi na raw ho maaaring ibenta yung ilan sa mga imported na isda. Gaya po ng pink salmon, na mahal naman pala. Kaya hindi na mabipili. Ha? At pampano sa mga palengke. Actually, sa Nabota, marami-rami dyan. Ito po ang inihayag, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, o BFAR, kung saan ang permit ho ng mga nabanggit na isda ay para lamang daw ho kasi sa industrial users tulad ng yan, yung mga gumagawa ho ng mga delatang isda, hotel at restaurant. Ito'y matapos ang isinagawang public information campaign ng BFAR
sa mga palengke kung saan ipinagbabawal na ho ang pagbebenta ng mga nasabi pong imported na isda na hindi autorisado sa mga wet market. Eh paano yung GG? Imported din. Eh lahat imported din. Ah, nga, oh, tama nga naman. Puro imported, di ba? Ayon sa ahensya, hanggang sa 4 na lamang ng Disyembre, papayagan ang pagbebenta nito at pagkatapos ng makumpiska na ho, mangungumpiska na ho ang BFAR. Actually, may mga peking ano, mga peking salmon, yung pag akala mo salmon yung pala, mackerel eh, no? Meron mga ganun. Oo. Alam niyo ba isdang ano, isdang Gloria? Isdang Imelda. Yung isdang Gloria yung may nunal. Oh, di ba? Oh, yun yun. Masarap din naman yon. May mga mura-mura din naman, di ba? Oh, pero yung sardinas, eh, ganun talaga. Kung ako sa inyo, mag-alaga na lang ho kayo ng isda. Pwede rin naman. Wag lang ho yung barako. Ay, yung barako. yung pirana. Baka yung pirana alagaan nyo. Alright, dito ho muna tayo mga katodos. Pagkatapos ho ng usapang pagkain. Ano yan? Marami nun sa Isdang Gloria? Sa Rizal? Doon sa Lawa? Sa Lawa. Ito imported din ito. May mga imported din na pinoproblema itong mga tong mama na ito. Imported na spare parts. Krudo imported din, ha? Ano pa imported? All right. Tapos sa kabilang linya ho natin, si Carl Lando Marquez, ang pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Magandang umaga po, Carl Lando. Good morning, Sir Drew, at good morning sa yung million-million nakikinig. Good morning. Ako, puro imported ang pinag-uusapan natin dito. Eh, mga spare parts yung imported din. Lahat imported. Pati krudo imported. Ang bumubuhay ng ekonomiya na natin, Sir Drew, ano, majority na production na pinakinabubuhay ng sambayan ng Pilipino ay galing sa imported. Yes. Diba? Mm-hmm. Magsimula ka sa agriculture product, doon sa machinery, sasakyan, electricity, industrialization, yan galing lahat sa produktong deregulation law. Yan. Pero ang inyong panawagan, para makaagapay kayong mga operator, mga chopper, itong tama ba 10% nitong public consumers public transport consumers tax, kumbaga makikikurot kayo para kahit paano maka-afford kayo mga imported na mga spare parts, mga ganyan. Matagal na namin ito, Sir Drew, at ngayon nga ay pareceive na namin sa office ng ating Speaker of the House sa kay Committee Chairman Acop ng Transportation at saka kay Madam Gloria Macapagal Arroyo, dahil siya po yung aming kinikilala na ekonomista na talaga naman ma-reasonable yung kanilang mga panukala na ipinapatupad naman hanggang ngayon. Kaya lang kami talagang yung balansyado ng deregulation law talagang hindi na ho napapanahon na dapat po ay redesign na po yan. Dahil nga yung pinanggagalingan lahat ng ikinabubuhay ng ating sambayan ng Pilipino, majority po ay galing sa produktong deregulation law. So kung pupunta naman kami sa aming pambili na panggagalingan naman ng income namin, ay galing naman sa regulation law, kontrolado ng gobyerno. So hindi balansyado ho, Sir Drew, kaya kami ngayon ay humihiling para mai-comply namin yung kailangan ng ating mga pasahero, dahil kinikilala na namin yung modernization program ng ating gobyerno. Kaya lang ho, ang problema, wala naman naka-align na pundo para dito. Okay. So ngayon, hirap na hirap kami na nagpo-comply doon sa pangangailangan na ito. Kaya kami ngayon, naisipan namin na nagkaisa na kami lahat ng national leader ng jeepney sa buong Pilipinas, ay nagkaisa na kami at sumusuporta naman sa amin dito, Sir Drew, ang mga bus operators association ng buong Pilipinas, kasama na dyan sa bus sila Atty. Rondaris at saka sila Engineer Alex Yagi. At sa kasama na, pati mga tricycle ay nakasama na dito, nakasuporta na po dito. Nagkaisa na po kami lahat. Okay. Kaya... Kalando, bigyan mo nga kami ng background kung ano ba itong public transport consumer tax bill.
So magsimula na tayo doon sa aming sinasabi na parusa sa lahat ng sambayan ng Pilipino, yung deregulation law, ito po yung fuel. Magsimula ka sa krudo, gasolina, langis, spare parts, sasakyan, gulong, baterya. Sa yan hong gamit na yan lahat, Sir Drew, hindi makakabuo yung ginagawang baterya kung walang imported products. Majority na halaga ng baterya na ikinakabit sa baterya ay imported products, yung mga pleat ng mga tanso na ginagamit sa ilalim ng baterya. Uh-huh. Yung connector na tinatawag, yun yung battery charging connector. Okay. Ito bang tax na ito may hahalin tulad din natin sa road users tax? Gaano ba kalaki koleksyon nito taon-taon? Meron ba kayong datos, Kalando? Mayroon po. At yun pong road users tax, kung ikumpira mo doon sa consumer tax, ay baka 100 times ang laki nung yung public transport consumer tax. Mas malaki ito doon sa road users? Malayo po, malaki po. Okay. Kasi yung magkano ba ho yung road users tax na registration ng isang jeep? 2,700, 2,500, ganun. Pero magkano ba yung halaga ng krudo na ginagastos mo araw-araw? 365 days, di ba? So alisin mo na yung 65 days, 300 na lang. So kung 300 na umuubos ng isang jeep na malaki, ng 2,000 na halaga ng krudo, dahil ngayon po ang krudo ay boundaryhan namin, mas malaki na ang boundary namin sa mga gasoline station kaysa may-ari ng sasakyan. Okay. So ang pinag-uusapan natin dito, Kalando, daang bilyong piso. Daan-daang bilyon. Oh, baka bilangin mo yung isang kamay mo na daliri, eh kulang yun yung lima. Baka bilangin mo yung 20 na daliri mo, eh paa at saka paa. Kulang pa yung buhok ko. Oo, kaya yung bilyon-bilyon na ito po ay daan-daan bilyon po ang buwis ng public transport na nagsiservisyo na ang aming pagkilala, Sir Drew, dito sa aming siniservisyuhan na mahihirap na tao. Dahil wala ka naman makita mayaman na hindi na sumasakay ngayon di sa Pilipinas eh. Sa ibang bansa nakikita mo. Oo, meron diba? Yan, mga nakabike na. Yung mga manager ng bangko nakikita mo, nakaniktay na sumasakay sa MRT, LRT doon, di ba? Pero dito sa Pilipinas, eh ultimo ngayon nangungutang ng 5-6, nakakotsi, kagaya ko, di ba? Ina-actual ko na yung buhay natin sa Pilipinas. Okay, pero eto Kalando, sa inyong may formality na ito, nag-submit na kayo ng papel, nakita naman na natin yan, sinubmit ka na sa Congress. Saan target mapunta nitong tax na ito? Saan mapupunta ito? Hawakan yan ng gobyerno at sila rin ang maglalagay ng implementation rules and regulation. Pero kami naman sana po ay makikiusap sa kanila na pag ipinasa nila ito ay sana pakinabangan ng buong hanay ng mga public transport buong Pilipinas, magsimula sa tricycle, jeepney, taxi, UV Express, mga buses, multi-cabs, mga truckers, delivery vans, delivery trucks, school service, at saka mga tourist transport. Lahat po ng pampublikong sasakyan, dahil ang numero uno na namin na problema dito sa Metro Manila, Sir Drew, okay, naglagay ang ating gobyerno sa programa nila na libreng sakay. Okay na po sa umaga yon. Kaso nga po, ngayon po ay naglagay na sila ngayon ng mga tricycle ng itong electric bike na tinatawag. Okay. Electric trike na tawag natin. Ay namamasada na maghapon. At naniningil din ng pamasahe. Ang masakit nito, Sir Drew, wala pong prangkisa, walang rehistro, walang lisensya ang driver. Eh para bang pinapatay na kami? Eh kung gusto nila, di sila na lang ang magserbisyo sa buong kanilang siyudad, di ba, o sundang bayan. Eh hindi naman po pwede yun, dahil mayroon tayong public transportation na franchise law, di ba? Okay. So,
malaki ang problema namin, Sir Drew. Kaya kami, nila Ka-Obet Martin, nila Boy Vargas, nila Pejudap, Pasang Masda, Alto Boy Ribaño. Acto, Boy Ribaño ng Pejudap, ng Stop Ingo. Ay talaga kami, pati yung mga UB Express ngayon, kami ngayon ay nagkakaisa dahil nung nag-usap-usap kami noong meeting na ginawa ng INLEX sa Sheraton, nagkita-kita kami ng pamunuhan ng mga truckers. Okay. So na-discuss na namin ito na sila po ay 100% nakasuporta rito para maipakita na kung ang talagang gobyerno natin ay gustong ayusin ang problema ng public transport sa mga mananakay. Madali lang po nilang ipasa dahil nasa kamay nila ang pagpasa ng batas na aming nirerekomenda dahil hindi naman nila iniisip eh. Ang iniisip lang nila kung paano makuha yung 4-piece, maipasa yung batas para paing sa mga butante. Okay. Kalando, last na lang bago kita mabitawan. Kailan yung magiging dialogo ninyo? May schedule ba? May schedule na? Wala pa po dahil kasi ang schedule pa lang na nakuha namin ay ang ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, in-schedule kami sa December 6 pero wala pang oras. Opo, okay. Para magkaroon kami muna ng discussion, dialogo, dahil ang sabi sa akin, kabilin-bilinan ng ating dating Pangulong Gloria, ay gusto niyang makaharap dahil talagang kami ay sabik na sabik. Dahil nung siya ang Pangulo, dinadala kami sa Malacanang halos every 3 months ay nagkakaroon kami ng dialogo sa kanya. Okay. Kasama niya ng DOE. Ang DOE noon, buwan-buwan may dialogo. Ganon din yung DOTC noong araw. Pero ngayon po, parang gutom na gutom kami yung sabik ng pamunuan ng ating gobyerno. Nakausapin po kami. Okay. Sige, hopefully matuloy na ang inyong dialogo by December. Maraming salamat, Kalando. Abangan namin yan. Maraming salamat, Sir Drew, at ang ating boss na si Boss Edgard. Magandang umaga po, Sir Edgard. Alam ko, nagising na po yun. Kaya maraming salamat, Sir Edgard, sa binibigay nyo sa amin. Salamat. Na pag-i-interview para maipahayag namin ang problema ng transportasyon. Hopefully. Kung ano naman ang solusyon na aming naiisip para sa amin. Salamat po. Good morning po. Salamat po. Salamat. Si Kalando Marquez Huyan, ang Pangulo po ng LTAP. And of course, kabilang din si Boss Edgard sa hanay ng sektor ng transportasyon. Alright. Ang oras mo natin, magbabalik ko tayo makalipas lamang ilang mga paalala dahil 5:32 na. Alright, magbabalik ko tayo sa ikalawang bugsuhon ng palatuntunang Ratsyada sa umaga ngayong araw po ng Tekat! It's Friday! Yehey! Ngayon pong November 25, 2022. Huling Biyernes ho pala ngayon mga katodos. Feel Good Friday ho muna tayo. At tamang-tama ho itong pag-uusapan natin sapagkat eto kanin pag-uusapan ho natin malapit ho Sikmura. Eto, literal ho talaga. Sikmura ho talaga ang diretso ho nito dahil tamang-tama para sa mga nag-aalmusal ho ngayong araw ho na ito. Kagaya ni Mon Samson ng tropang extra rice ha. Dahil pag-uusapan ho natin pagkain. Kuya Mon, eto na, makinig ka ha. Dahil ngayon po nga araw, meron ho tayong segment na ito, no? So, ito ho, bukod ho sa balita, ito ho ay tinatawag ho nating balitakam. Bakit? Balitang katakam-takam. Yan ho. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Puro ho ito kainan mga katodos ha. Puro kasi nga ho almusal ho eh. Almusal mag-aalmusal ho tayo ngayon literal ho ah. Dahil sa oras na 5:36. Hindi lang ho basta-basta ang kape-kape ba Kuya Mon Samson. Titikim tayo ha. Matatakam ka ha. Balitakam muna tayo. Balitang katakam-takam. At tama-tama para ho talakayin itong nakakatakam ho na mga pagkain ay nasa kabilang nasa Viber pala no, nasa Viber pala ang ating pong guest ngayong araw na ito si Mr. Marvin Manyalak po ng LMC Restaurant, siya po ang owner. Magandang umaga po Sir Marvin.
Magandang umaga po, Sir Drew. Opo, maraming salamat po sa inyo pong oras at ito nakikita ko nga mukhang nakakatakam na ito itong mga mga inyong mga handa rito, no. So ito pong LCM restaurant, ano, ito ho ay matagal na ho ba ito? Kailan ho ba ito nagsimula? Yes, sir. LCM restaurant po ay isang lutong bahay restaurant na pag-aari po ng aking mga lola. Nagaling pong silang Cavite. Nagsimula po sila way back 1996 as a karinderya lang para po ikita yung mga goals tapat namin sa silang Cavite. Mm-hmm. By word of mouth, unti-unti po kami nakilala and thankfully po, kalat naman yung name nila, umabot po dito sa Metro Manila and right now, our newest branch po is in Quezon City. Marami na pala kayong branch, ha? So sa Etibac pala kayo nag-start? Yes, sir. Taga Etibac ka pala, ha? Si Marwin sa meron pala kayo sa ano, no? sa Tagaytay, ano? Oo. Yes, sir. May dalawang branch kami sa Tagaytay. So saan pa ho yung inyo pong mga branch? Yes, yung main branch po ng mga lola ko is Silang Cavite. May dalawang branch kami sa Tagaytay. Mm-hmm. Meron din po kami sa Ayala Malls, Nubali, sa Santa Rosa District, Imus, and yun nga po yung bago naming branch sa Quezon City. Ba, ito nakikita ko nga at ito naamoy ko. Ninanamnam ko eh, Marwin eh, dahil ano ba dito ang best-selling nyo rito? Alin ba dito best-selling nyo, Marwin? Ang nakilala po talaga kami is sa aming giant na bangus. Chicken for 4 to 5 po yan. Yan po ang binabalik-balikan lalo na po sa Tagaytay. Mm-hmm. Masarap po talaga siya i-partner sa Bulalo na kilala po sa Tagaytay. Mm-hmm. At syempre ngayon dahil breakfast, titikip isang giant din po na tortang talong yung nasa tabi. Yan, tikman nyo, sir. Tortang talong, pati itong tortang talong na to. Mamaya, ano yung kaya, baka hindi tayo makatayo rito. Pero ito natikman ko, ito nakakain ko nga ngayon, no, yung inyong giant talaga yung bangus eh. Parang doble ng kamay ko eh. Tsaka masarap siya at kahit walang sausawan, masarap siya, Marwin, ano. So, yes, itong bakit itong negosyo na bakit po ganitong negosyo po yung naisipan po ninyo na itayo ng inyong pamilya? Well, ever since naman, sir, nasa lahi na talaga namin yung pagiging food lover. And yung alam naman po natin na pag yung mga recipe talaga ng mga lola natin, hindi mapapantayan yan. Mm. Talagang ano yan, lutong bahay na lutong bahay. Lalo na dito po sa metro, nasa na yung mga tao sa mga fast food, talagang hinahanap nila yung mga lupa sa pang-probinsya na pang-sinigang, Bulalo. Yan. Kaya sir, dinala namin siya dito sa Manila para matikman pa rin ng mga tao dito yung lasa na galing sa lutong bahay talaga. Ito may nakukurot ko na yung ano, yung bangus, baka maubos to pag spin ng isa pang camera. ito nakikita ko, nakikita nyo, ha, ito mga katodos, yung bangus, ang laki na ito, Marwin, ano ba to? Yung bangus nyo, ano bang pwede ba malaman? Baka meron kayo special ingredient dyan. Wala ba kayong mga ibang hinahalo sa wala bang sikreto, ganun? Ano lang, sir, simple lang yung timpla niyan. Pero talagang binabalik-balikan niya ng mga customer namin. Pwedeng pulutan din to, no? Yes, sir, meron din diyan pampulutan talaga na yung nasa tabi niyo, chicharong bulaklak. Ito. Naku, paborito to ni Yasmin. Napampaano ito, ha? Tamang-tama ito. Pampabata. Ano ho ba ang inspirasyon nyo, Sir Marwin, dito ho sa inyo pong negosyo? Yung ano, sir, yung mga lola ko po na talagang gusto naming ma-share yung recipes nila. Mm-hmm. Kaya dinala namin kung saan-saan, sir. Wow. Talagang masarap ito. Proud ako. Oh. Tama, almusal mo, no? Ito, di ba? Yes. Pwede ki. Ano-ano ho ba yung mga paraan ho ninyo para ho maipakita ho sa inyo pong mga customer or yung pagpapahalaga po sa inyo pong mga empleyado, ako yung Marwin? Sir, sa employee, sir, simple lang naman yung ginagawa namin. Gumawa kami, sir, ng cycle.
Common mistake kasi ng mga owners ngayon, inuuna nila yung mga customers. Hindi nila alam dapat unahin natin employees natin. Mga empleyado natin. Kasi cycle lang naman yan, sir. Una, si owner, aalagaan mo si employees mo. Pag naalagaan mo si employees mo na yung mag-aalaga sa customer mo. At pag natuwa naman yung mga customers natin, sila naman yung mag-aalaga kay owners. So, cycle lang yan. Owners, employees, tapos si balik owners, employees, customers, yes. Tapos balik ulit kay owners. Mm-hmm. At syempre, sir, yung sa employees namin, since food po yung inaano namin, unlit food lahat na ano namin, lahat ng staff namin, sir. Mm-hmm. At nagde-deliver din kayo? Yes, sir. Lalo na po sa Quezon City. Dito po sa Metro, meron po kami deliveries. Mm-hmm. And ang servings po namin, sir, gusto talaga namin for family. Hindi po kami nagsiserve ng solo-solo lang kasi gusto namin chineshare yung mga pagkain namin. So, pag umorder po kayo dito, good for one family na agad yun, 4 to 5. And may party trays din po tayo na pang mga office parties. Mm-hmm. Paano yung mga dalawa, tatlong pamilya? Kakayanin natin yan, sir. Mapapakain. At bukod dyan, Marwin, ano pa yung mga, baka meron pa kayong mga ibang mga putahe na pwedeng i-offer natin sa, eto yung mga nag-aalmusal kayo, bukod dito sa mga nakahain, bulalo ba ito? Nilaga? Meron pang pinakbet? Uh-huh. At kung, eto yung kanina, yung torta ninyo, no? Bukod dun, meron pa bang ibang mga, yung talagang binabalikan ng inyong mga customer? Sir, kasi more on lunch tayo. Karamihan, lalo na po sa Tagaytay, ang mga kumakain sa amin, brunch na. Pinagsasabay na nila yung, kasi nga malaki yung servings namin, pinagsasabay na nila yung breakfast saka lunch. And meron marami pa. May kari-kari kami, sinigang, Bicol Express, seafoods, pork, beef. Basta lutong bahay, sir, meron kami yan. Mm-hmm. And sir, Drew, ihabol ko lang sa lahat po ng ating manonood ngayon at mga listeners na gustong umorder sa amin ngayon ng brunch nila. Magbibigay po kami ng 10% discount. Basta mag-message lang po kayo sa aming page na dito nyo kami napakinggan at at napanood. Instant 10% discount na po yun. Wow, 10%! Teka lang, may nagpapahabol pa dito. Si may crispy pata daw ba kayo? Yes, sir. Meron din Ayun, po. Meron pala. Meron. Gano'ng kalaking serving? Good for 5 to 6 po yan, sir. Nasa almost 2 kilos per piece. Okay, ito. Pwede na. Ano na. Kayang-kaya na ni Ate Yas yan para sa kanya. Para sa kanya lang. Akala. Ano pa ang inyong mga mensahe sa inyong mga customer at baka meron pa kayong mga branch, ano pang mga, lima lang ba yung branches niyo? Lima ba? Nasa 6 po. 6? Ah, okay. So Cavite and sa Metro Manila? Yes po. Okay. Tapos meron pa sa mga, meron sa mall, no? District Ayala malls po. Okay. So, bukod pa doon, baka meron pa kayong mga gustong ipahabol ho sa inyong mga customer. Yun po. Mag-message lang po kayo sa aming page, LZM Restaurant QC, para po sa inyong mga party trays and family gatherings po. Or just a simple lunch po, yan, pwede po namin i-cater yan. Yan po nakikita po sa ating screen. Okay, yan, may contact number din kayo. Yes, sir. 0926-052-3689. Okay. Meron ba kayong Bopis tsaka Tinumis? Sir, sa mga Bopis po, pre-order siya, sir, na gagawa din po namin yan. Okay ba? Pwede naman, pwede bang sama-sama... Sige, yun, may mga delivery pa kayo, no? So, available din ba kayo dun sa mga, ayan, sa mga app? Na-order din kayo sa mga app? Yes, sir, available din po kami sa Foodpanda and Grab. Yan. Foodpanda, tsaka Grab delivery, no?
Yes po. Ah, okay. Sige, aasahan namin yan, ha? Sir Marwin, at marami-rami pa ito. Salamat sa inyong putahe na ngayong araw na ito ng Friday. Masarap na almusal ito. Maraming salamat, Sir Marwin, sa inyong oras. Hopefully, ay makabisita kami minsan sa inyong mga branch dyan. Yes po. Happy breakfast po, Sir Drew. Salamat, salamat sa breakfast, Sir Marwin. At magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Salamat po. Yan si Sir Marwin ng LCM Restaurant ho yan. Si Marwin na Manyalak po. Ayan, owner po ng LCM Restaurant. Alright, meron na lamang ho tayong 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6 ng morning. Patsada! Ang balitakam, balitang katakam-takam mga katodo. Sa oras po na, naku, grabe ito, may mga, si Madayo nga yan, may discount ba pag senior ka naman na, Kuyang Mon. Meron naman siguro yung discount. Pag senior, kaya PWD, 10% daw ho, yung para sa mga mag-te-text ngayon. Napasarap ako doon sa Teacher Rong Bulaklak eh. Standby natin na ronda tayo. Good morning, Nelson Malinaw mula ho sa US of A. Maraming salamat sa inyong pagtutok yan sa Facebook live streaming. Si Gary ho ng Malabon, maraming salamat po sa inyo. Eto may pinakbit pa, Kuya Mon. Yung Nilaga. Ayan. Sa ano ito? Sa Tagaytay, bestseller ito. Ayang Nilaga tapos yung Bulalo. Si Ramon Abadillo, good morning din sa inyo. Ate Susan, kain tayo, Ate Susan, Heronimo. At si Bong Rivera at si Hazel Cotamora, balita kang katakam-takam, talaga nakakatakam ho. Lydia Pacheco, maraming salamat. Si Ate Merly Nietes. Ayan, good morning. LZM Restaurant, sa Novaliches, Quezon City pala yung kanilang isang branch dito ho sa Metro Manila. Si Romeo David, Tina Tominaga, good morning. Alma Andres from Apalit, Pampanga. Ayan, si Ate Sen Roman. Ayan. Alam ko, Ate Sen, dyan sa Bataan, marami nitong daing eh. Diba? Daing, sa Bataan, marami yan. Si Erna Socias, nabanggit na natin yan. Alright, dito ho muna tayo, speaking of mga balita ho, mula sa mga probinsya. Ronda, probinsya! Ayun natin, ni Jay Locos Norte, naku, nilindol pala ang Ilocos Norte kagabi. At nats sa kabilang linya ho natin, naimbag bigat, Manong Ronald, Idol Domingo. Yes, naimbag bigat, Ading Drio. Mas mababa ng 43.5% o 43.5% ang proposed budget ng Provincial Health Office o PHO sa darating na taon 2023 kung ihambing noong nakaraang taon 2022 o ngayong taon 2022. Ipiliwanag ni Provincial Health Officer Dr. Josephine Ueda na ang pangunahing dahilan dito ay ang pag-alis sa 2023 budget ang para COVID-19 salaries para sa mga COVID nurses at medical technologists, pati na rin ang mga kagamitan at supplies para sa COVID-19. Maliban dito, iniyag niya na binawasan din ang budget para sa bakuna at gamot dahil noong nakaraang taon ay isinama sa kanilang budget ang para sa bakuna laban sa COVID-19. Samantala, sa darating na taon ay inalis na ito dahil mayroon pa namang ibinigay ang Department of Health o DOH. Sinabi niya na lahat ng supplies para sa COVID-19 ay ibibigay ng DOH at halos lahat ng pagsasanay ng mga personnel ng PHO ay babalikatin ng Department of Health. Samantala, ipinalam ni Dr. Ruedas na may 4 na kawanig ng PHO na sinabibilangan niya ang magre-retiro o magre-retiro na sa darating na taon. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang maitutong lakas, DWIZ. Patsada! Yamanak, Manong Kapsat, Ronald Idol Domingo, J. Locos Norte. Bumaba naman ho tayo sa lalawigan ng Bataan. Magandang morning, June Bringola. Dahil gandang morning, kinatawan nitong si Bataan Gobernador Juan Garcia ang palalawigan sa paglagda sa isang memorandum of understanding kasama ang Adela Global Smart Tech sa pangunan nitong si Adela Philippines CEO Anthony Ong. Ito ay para sa digital transformation ng lalawigan ng Bataan.
matatandaan na ipinasa ng sangguniang panlalawigan ng Bataan at nilagdaan naman itong si Governor Jovet ang Provincial Resolution Number 434 o ang Resolution Encouraging the Adaptation and Transition to Digital Online Platforms for Government Disbursement and Collections in the Province of Bataan. At ito nga ay sinusuportahan ng nasabing MOU o ng Memorandum of Understanding. Ayon kay Governor Jovet, patuloy ang kanilang mga pagsisikap na gawing simple at madali ang proseso sa mga transaksyon sa pamahalaang panlalawigan ng Bataan upang maging mas mabilis, epesyente at magiging mabilis yung kanilang pagbibigay serbisyo publiko sa mga taga-lalawigan ng Bataan. Yun bilang gumagulat sa Imperial Metro Lucas, TWIC. Salamat sa ating Ronda Probinsya! Abulo natin na ilang pa ho mga mainit ho na issue, mga balita ho ngayong araw na ito ng Friday. Posible raw ho tumaas pa ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa susunod na buwan. Sa pagtaya ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, aabot daw ho sa 300 hanggang 400 ang inaasahan na COVID-19 cases dahil sa mga party, kaliwat ka ng Christmas party. Sa ngayon, mahigit 200 na ho ang naiulat na kaso kada araw at bahagya pong tumaas yan kumpara ho noong nakaraang buwan. Bigyan din naman ni David na maaga pa para matukoy ang dahilan ng nasabing pagtaas pero posible anyang ito na ang binabantayan nilang BQ. Huh? BQ subvariant na kumakalat sa Amerika, Europa, China at Japan. And speaking of BQ mga katodos, pinangangabahan nga po ng Okta Research Group ang posibleng pagpasok sa bansa nito hong BQ.1 Omicron sublineage. Ang nasabing strain ang kasalukuyan nagdudulot ho ng pagtaas sa mga impeksyon sa Estados Unidos at Europa. Ayon kay Okta Fellow Dr. Guido David, oras lamang ang hinihintay kung kailan makapapasok ang naturang subvariant. Gayunman, wala pa naman anyang kumpirmasyon mula sa Philippine Genome Center. Wala pa rin ebidensya kung ang BQ.1 ay nagdudulot ng mas malubhang sakit kumpara sa iba pang Omicron subvariant gaya ng BA.4 at BA.5. Alamin muna natin, bago tayo magpaalam, alamin muna natin ang magiging lagay ho ng panahon. Narito na ang lagay ng panahon. Actually, medyo maulan-ulan ho, may tikatik ho mga katodos. Yan huma ay dala ng anong klase ng weather system. Magandang morning mula sa Pag-asa, Dan Villamil. Magandang morning, Sir Drott, sa ating mga takapakinig sa DWIZ. Patuloy na umiral itong intertropical convergence zone sa bahagi ng Mindanao at Palawan. Pinaka naapektuhan itong ITCZ itong mga areas ng Soksarjen, Zamboanga Peninsula, sa Bangsamoro region at pati na rin dito sa Palawan area. Kaysa madabang ito lugar, asahan natin sa road na day itong maulap na kalangitan na may makalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkinlat. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay mainit at maalinsangang panahon pa rin ang ating inaasahan. May chance pa rin tayo ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dala ng localized thunderstorms. Ang mga pag-ulan na ito ay panandalian lamang at hindi nagpapagkal kadalasan mula 30 minutes hanggang 2 oras. Sa kasalukuyan, wala rin tayong binabantayan o minomonitor na low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ngayong araw maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees naman dito sa Baguio City at 25 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, kaya malayang makapalaot ang ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan na po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil nag-uulat. Maraming salamat si Dan Villamil mula ho diyan sa Pag-asa!
1,141 cases pala kahapon ang naitala na COVID-19 cases. Yan, mga pahabol na COVID update ho. Alright mga katodos, at wala na ho tayong oras. Tayo ay sumasapit naman sa ating pansamantalang pagpapaalam. Ngayon, thank God, feel good Friday. Ngayon pong November 25, 2022. Quiapo Day pala ngayon mga katodos. 30 days bago sumapit ang Christmas. May mga pahabol pa rito. Ang sarap na... masarap daw ah. Masarap daw pala. Akala ko ano yung masarap. Ah, yung mga food dyan sa Manila. Yan. Sa, lalo sa Pilipinas. Susan G. Si Ate Susan. Si Obi Bakilios. Ah, good morning. Maayong buntag. Si, yan. Si Ate Sen Roman. Si Bong Rivera. Good morning din. Maraming salamat. Teresita. Teresita Valencia. Wow, miss ko na mga lutong Pinoy. Isan bandang QC branch. Novaliches po. Ah, yung LCM restaurant diyan po sa May Novaliches. Meron din po silang ibang branches gaya po sa Imus at silang at sa May Tagaytay, Cavite. NG Rivera, good morning from North Cotabato. Ayan. Roberto Briones, good morning mula Santa Maria, Bulacan. At si Abner Prosi, magandang morning din na si Abner Rivera. Roberto Clemente, ayan, good morning din po sa inyo. Wilhelm ko from Calamba City. Marami hong salamat. At marami salamat din ho sa ating mga nakasama sa News Center. Of course, sina Yasmin Pantaleon, sina Angelica Doctolero, sina Jelle Mendez, si Hannah Oledan, at si Allen Ibanez. Salamat din kay Wener Contino sa ating pong technical side. At siyempre sa ating pong news director, si Ms. Judith Estrada Lerino. Maraming salamat din ho sa ating hong mga suking taga-subaybay na tumutok. Marami pong salamat sa inyo mga katodos. Muli po, ito po yung lingkod Runa Sino. Magkarinig at magkasama po muli tayo next week. Salamat din kay Kuya Vic De Leon Lima. Alright, susunod na po ang palatuntunan ng Senyor Balita kasama si Senyor Ray Pacheco. At ilang days na lang ulit? 30 days na lang, Pasko na! Pasado!